Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel, Sports React PH. At ngayon pag-uusapan natin ang balitang, makikipag-agawan nga daw po ang Chicago Bulls kay Kyrie Irving. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang balitang may itrade na nga daw po ang koponan ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops, na ayaw na nga pong ibigay o i-trade pa ng Brooklyn Nets si Kyrie Irving sa Los Angeles Lakers. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin ito na tuluyan ang matatapos sa mga lumalabas na trade patungkol sa kanya. Sa katunayan, balak pa rin naman nga po ng Nets na trade siya basta't makakuha lamang sila ng isang winaw na superstar. Ibig sabihin, may pagkakataon na rin naman nga po ang ibang mga kupunan na magipag-agawan sa pagkuha sa kanyang serbisyo. At as of now nga po mga katrops, ay meron na lamang nga pong ibinulgar ngayon na tatlong bagong kupunan na may pag-asa na makuha si Kyrie Irving mula sa Brooklyn Nets. At unang-una na nga po dito ay ang New Orleans Pelicans na mayroon ngayon sapat na trade package na may pang-aalok ngayong offseason. Ang pangalawang team naman nga po nakasali sa listahan ito ay ang Miami Heat na desidido para naman nga po makasungkit ng isang superstar na magpapalakas ng kanilang lineup. Habang ang pangatlo at panghuling team naman nga po na posibleng kumuha kay Kyrie Irving ay walang iba kundi ang kupunan ng Chicago Bulls. Ayon nga dito mga katrops, maaaring nga daw pong i-offer ng Bulls ang kanilang mga manlalaro na si Lonzo Ball, Alex Caruso, Dalen Terry at ang kanilang tatlong future draft picks na siguradong hindi rin naman nga po tatanggihan ng Brooklyn Nets ngayong offseason. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may itatrade na nga daw po ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga daw po paunti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang kanilang team sa pagkuha kay Kyrie Irving, ay hindi para naman nga po sila titigil sa pagkuha ng bagong superstar na magpapalakas ng kanilang kupunan. Sa katunayan, inamin na naman nga po mismo na LeBron James na handa na siya na i-trade ng kanilang dalawang future first round pick at ang ilan sa kanilang mga manlalaro basta't makasigurado lamang nga po siya na magiging isa ng ganap na championship contender ang kanilang team sa darating na bagong season. Ayon nga po mismo kay LeBron James, kahit man nga po pumayag na siya na manatili sa Lakers ng mas mahaba habang taon mula nang kunin niya ang kanyang bagong contract extension, ay hindi para naman nga po siya naniniwala na malakas na ang kanilang kupunan. Marami para naman nga daw po silang dapat ipa-improve bilang isang kupunan. Ngunit hindi rin naman nga po nila ito tuloy magagawa kung hindi sila makakakuha ng mga bagong superstar at player ngayong offseason. Kaya dahil nga po sa mga naging pahayag na ito na LeBron James, ay makakasigurado na nga po tayo na gagawa siya ng napakalaking trade sa mga susunod na araw na siyang magiging daan upang maging malakas muli ang Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.